So hi guys, welcome sa reaction video ko. Today's reaction video, pakikita po sa inyo guys ano yung ginagawa ng mga papakita natin yung difference na cheaper version DIY dental treatment against sa mga professional niya. Kasi pa natin mag-iya guys sa video ko. Date, ito na. After 2 months, ito na nga. Malalagyan na siya ng ponti. Yes po, 2 months. Dapat nga 1 month parang malalagyan na siya ng ponti. Kaso nga lang, sabi ng dentist ko noon, kailangan pa doon ng konting space. So, ang ginawa nila, nag-additional pa ng another 1 month. Kaya ang nangyari, medyo lumuwag talaga. Kaya kung mapapansin nyo, yung ngipin na nilalagay sa akin, medyo malaki. Pero okay lang yun kasi binawasan naman nila yan. Kinuha naman nila yung tamang sa nilalagay sa akin, medyo malaki. Pero okay lang yun kasi binawasan... Kaya kung mapapansin nyo, yung ngipin na nilalagay sa akin, medyo malaki. Pero okay lang yun kasi binawasan naman nila yan. Kinuha naman nila yung tamang sukat talaga sa harapan. Medyo nahirapan at natagalan nga sila sa pagkakabit niyan dahil hindi nila makuha yung tamang ayos. Kasi yung ngipin ko nakatagilid oh. Parang ewan. Ayan, inaalalayan pa kanila kasi baka malaglag malunok ko. So yan, may isa lang nakabet successful. Hindi ko na na-video yung pangalawang ngipin gawa ng... Parang na-istorbo ko yata sila. Gawa ng cellphone ko. Ayan, binubuhol na siya. Nilalagyan siya ng ligature wire. Di ako sure sa tawag eh. Basta ano yan, nilalagay yan para ma-fix or hindi maging maalog yung ngipin ko noon. Or maging mas matibay. After yun, medyo may gap yan sa gitna. Gawa nga ng napalaki yung space. So, ayun, kung meron pa kayong katanungan, tanong lang kayo sa comment section. Okay guys, subukan natin mag-react dun sa video. Tingnan natin. Okay, yung babae na to is under orthodontic treatment. Meaning to say, meron siyang dalawang ngipin na wala sa front. So, ang ginawa ng dentista is naglagay siya ng braces. Maybe pinush niya yung lahat ng ngipin backwards, no? To create a space, no? To accommodate yung ilalagay niyang pontic or bagong pustiso. Now, isang technique din guys para maging maayos yung braces is to place something like, alimbawa, ang tinatawag namin, pontic. And ito, magsaserve siya as spacer eh, para hindi bumalik sa dating position na may gap yung mga ibang ngipin. So, siya magkikreate ng space para pag nilagay natin yung denture, halimbawa, dito sa pasyente na to, is perfect. No? Perfect yung space. So, isang technique is dinidikit yung bracket sa mismong ngipin. So, like in this case, dinidikit mo yung brackets dito sa mismong ngipin. And then, sinasama mo siya sa arch wire. Dito sa, maybe ang ginagamit niya dito, ano na, hindi na siya, ang tawag namin dito, pwedeng knit-tie, depende sa thickness ng wire, sinama niya na dito. So, ang function lang nito is for cosmetics, aesthetics, and maybe as a space maintainer. Kasi sa mga kaso nito, pwede ka rin gumamit ng tinatawag namin, spring. Pwede ka rin gumamit ng coil spring. Pero since ang concern ng babae is more on aesthetics, then probably ito yung isang technique na ginawa. Kaya nakita nyo, ito, nakakabit. At to secure it properly, pwede ka naman gumamit ng rubber, pero in this case, gumamit siya ng ligature wire. Ang tawag namin dito is ligature wire. Okay? So, yun. So, ito siya ngayon. So, siguro after ng ortho treatment niya, pwede na siyang lagyan ng pustiso after. So, like ito. Okay? So, pwede ito is an artificial tooth habang naka-braces. Ito, artificial pa rin to. Pero pag natapos na yung braces, align na lahat,
baka ang gagawin niya, depende sa pasyente, kung gusto niya i-fix to, pwede i-Maryland bridge, pwedeng i-fix bridge, or pwedeng removable dentures. Nasa pasyente, the patient will decide for it. Okay, tara, punta tayo sa next. Thank you! So, ayun, at may nag-comment na nga na tutorial kung paano ko daw ito nagawa. At ito nga pala yung product na kinakita ko dun sa video at sa loob na may ganito siya naman. Nalagayan, pagbuhas mo, may ganito siya. Ayan. Ito yung keme-keming molder at ito yung sa loob na. So, dahil hindi naman natin to kailangan, tatapon na natin to. Ito lang ang kailangan natin, yung nasa loob na. Dahil ito ang magsisilbing keming veneer sa mepe natin. At hindi lang to ang product na pwede natin gamitin dahil meron din tayo. Ganito, ang tawag dito ay moldable plastic. Dahil pares lang sila. At hanggat, pero kung may ganito kayo, ito na yung gamitin nyo parang din nakabibili ng isa pang product. First step, kumuha ng mainit na tubig at kumuha ng maliit na kutsara. Ilagay dito yung moldable false teeth at ibabad natin hanggang sa maging transparent yung kulay niya. At ibabad natin hanggang maliit na kutsara. Ilagay dito yung moldable false teeth at ibabad natin hanggang sa maging transparent yung kulay niya. Oops, nahulog. Yan. Babad na natin ng 3 minutes. So after 3 minutes, ganito na yung itsura niya. At pagtapos naman ay kunin yung pinainik natin dito sa... Tapos ilalagay natin dito sa hifin natin kung saan natin ilalagay. Isa-isa natin lalagyan. Tapos kailangan lalagyan natin siya ng lock sa likod. Ganyan. Tapos itong nasa harap. Yan. Tapos itong nasa harap, kailangan isakto natin siya ng lock. Hanggang saan yung nipin natin, shape natin siya. Base sa shape ng nipin natin. Kumuha tayo ng pusher. Yan, ganito. Yung malinis na pusher. Yan. Tsaka natin i-ganyan. Isakto natin. Yan. Tsaka natin i-ganyan. Isakto natin sa... Natin i-ganyan. Isakto natin sa... Shape ng nipin natin. So, ayun ang itsura niya. Kailangan pa natin siyang ayusin. So, ayun ang itsura niya. Kailangan pa natin siyang ayusin. So, ayun ang itsura niya. Kailangan pa natin siyang ayusin para magmukhang natural. So, after niyan, kumuha kayo ng malamig na tubig at ibabad niyo yung malamig na tubig sa loob ng bungangaling hanggang sa maging white siya. At take note, hindi siya pwedeng gamitin ang kumakain dahil pwede mo siyang malunok. Pwede lang siyang gamitin pag mag-picture, mag-video, yun lang. At ito na ang final. Lord, mag-video, yun lang. At ito na ang final. Look. Ano? Hindi naman siya nalalaglag. At... Okay guys, punta tayo dito sa second video. Actually, ang ginagawa niya dito is gumagawa siya ng veneers, no? Well, marami kasi mga DIY sa market wherein syempre gusto nila makatipid. And then may mga manufacturer taking advantage of the gusto nilang gagawa sila ng product na design para sa mga low class na sa mga taong walang budget, no? So they take advantage of it. So at a cheaper price. Okay. Hindi naman natin kine-question 'yon dahil hindi naman lahat mayaman or can afford to go to a dentist. Pero may mga points kasi kami to consider. So like halimbawa ito yung paggamit ng pwedeng hindi ko alam ng composition ito, no? So sabihin na natin hindi siya toxic.
Sabi natin, hindi siya toxic. Pero kung yung the process, paano niya nilalagay sa ngipin, so like, halimbawa, during the molding process, diretso sa ngipin. Tandaan nyo guys, yung ngipin is very sensitive to hot and cold. It is thermoregulated. Meaning to say, nagkakaroon siya ng hyperemia. So kung sobrang init yan, lalagay mo sa ngipin, pwedeng magkaroon ng extreme pain. So isang cause yan, pwedeng ano. Now, ang second is, pag nilagay mo yung ano, hindi mo siya mapaperfect yung color. Kasi kami nga, gumagamit nga kami ng maraming shade eh, para makuha mo yung ano, hindi pa namin nakukuha yung perfect shade ng ngipin. What more yan, one shade fits all. Hindi pa rin ganun, wala kasing ganun. Tapos yung pagbabae kasi, halimbawa, dapat yung ngipin is nasa medyo a little bit whiter. Pero pag lalaki, it has to be a little bit, tawag nun, yellowish yung color. And then the process, paano niya ginagawa, it's very unsterile. Kasi ang, imagine mo, ginagamitan niya ng, ano ba tawag dito? Ginagamit sa kuko. Very prone ka sa infection. So, imagine mo guys, kami nga mga dentista, pag ginamit namin ito sa pasyente, pag kami nga mga dentista, gumamit kami ng instruments, which is actually already sterilized na, nagkakaroon pa rin kami ng irritation. So, what more ito? Hindi naman siguro ito sterilized na kagaya namin na gumagamit kami ng mga anti-hepatitis, anti-HIV, at saka antibacterial agent para ma-disinfect yung mga instruments namin. So, masyadong delikado. Lalo na pag extended yung margins, makakaroon ng gum irritation. So, yun. I would suggest, punta na lang kayo sa local dentist nyo, and then paggawa kayo ng bridges kung gusto nyong paputuin or gusto nyong pagandahin yung ipin nyo. At mag-ipon na lang. Kasi there's always a price for cosmetics. Mahal magpaganda. Okay? There's always a price for vanity, ang tawag nga nila. Okay, sige. Tingnan natin dito sa next video natin. Low budget veneers. Tingnan mo. O, mag-vanity tayo. Ayan, no? Kasi ang laki ng ano ng gap ng ngipin ko. Mag-vanity tayo. O, ayan. Vanity na. O, ganyan na siya, Bebs. 100 plus pesos lang to, ha? Kaya sa may mga problema dyan sa ngipin, yung mga may putol, kailangan ng pustiso, mga maluwang yung sa ngipin, ikaw nyo na to, habang naka-sale. Ayan, no? Ang ganda. Kayo na bahala mag-mold. Ilalagay nyo lang siya sa mainit na tubig at antay nyo mag-click. O, yan yung totoong ngipin ko, ha? O, mag-vanity tayo. Ayan, no? Kasi ang laki ng ano ng gap ng ngipin ko. Mag-vanity tayo. 100 plus pesos lang to, ha? Kaya sa may mga problema dyan sa ngipin, yung mga may putol, kailangan ng pustiso, mga maluwang yung sa ngipin, ikaw nyo na to, habang naka-sale. Ayan, no? Ang ganda. Kaya na, maluwang yung sa ngipin, ikaw nyo na to, habang naka-sale. Ayan, no? Ang ganda. Kaya na bahala mag-mold. Ilalagay nyo lang siya sa mainit na tubig and antay nyo mag-click. O, ganyan na siya, Bebs. 100 plus pesos lang to, ha? Kaya sa may mga problema dyan sa ngipin, yung mga may putol, kailangan ng pusti. Okay, guys. Yung next video natin is ganito rin, no? I think yung proseso parang doon kanina na pinakita ko, hinihit niya rin tapos ilalagay mo sa ngipin. It's kind of cheaper. Yes, mura nga siya. Pero ganun pa rin yung proseso. Masyadong delikado para sa ngipin na magkaroon ng gum irritation. So hindi usually namin sinasuggest itong mga DIY. Mura siya pero mataas yung risk ng super infection pag overextended yung veneers yung ilalagay mo. Tapos malaki yung chances na ma-choke ka. Okay, next natin is itong last na video natin is tingnan natin. 100 plus pesos lang to, ha? Kaya sa may mga problema dyan sa ngipin, yung mga may putol, kailangan ng pustiso, mga
Luwang yung sangipin, ikaw nyo na to, habang naka-sale. Ayan no, ang ganda. Kayo na bahala mag-mold. Ilalagay nyo lang siya sa mainit na tubig and antay nyo mag-lip. A surprise, isa. Ay, patuloy. Hindi niya maganda rin ganyan. Doc, thank you very much. Anong tawag dito sa ginawa natin? Zirconia crowns and veneers. Usually, pag ganito, magkano inaabot ang ganito? Itong ginawa mo sa akin, magkano itong procedure na ito? Ito. Usually, mga sam M. What? Oh, Diyos ko. Laki-laki ng butang na loob ko sa'yo ngayon. Saka sa kalahating milyon itong ano. Kaya pag nabuto, ano, 1,000,000 pesos. Okay guys, tayo dito sa mag-react tayo dito sa kay Vice Ganda, no? Okay. Well, actually, ang ginawa daw ng doctor is veneers at saka crowns. Maybe it's a combination of crowns and veneers. So yung tinatawag niyang zirconia, ito yung isa sa pinakamahal na veneers or crowns na available sa market. Mataas yung range. Actually, sa code of ethics namin, bawal kami magbanggit ng price sa social media. So, tama yung ginawa ng doktor, nagbigay lang siya ng price range. Kasi we want to protect also our fellow dentists who is not practicing zirconia cases. Kasi hindi naman lahat ng dentista ang nagpa-practice ng veneers. Mga iba kasi, they would stick on the ordinary technique like ordinary dentures, mga ordinary crowns. Pero pag yung mga pasyente mo may budget para magpagawa ng mga zirconia at saka mga high-end na dentures, then yun, hindi mo kailangan ipagkalat. Pero actually, mahal siya. Tama. Nasa range siya ng tama yung range na binanggit ng doktor. Tama. Tama yung pagka-range. Tsaka imagine mo guys, di ba, kita mo sa first video, nung tumawa si Vice, nahulog yung crown. Okay, tingnan natin. Ulitin natin. A surprise, isa. Ay, patuloy. O, diba? Nahulog yung crown. Okay? So, ano na to, ha? Fabricated na. Ibig sabihin, sinukatan na to ng dentista. So, what more yung mga iba, yung mga previous video natin na pinakita ko, na hindi naman sinukatan ng dentista, mas malaki yung problema ng fittings nila. Okay? So, my suggestion guys, punta na lang kayo sa licensed dentist at saka kung wala pa kayong budget, mag-ipon po kayo. Kasi, ang cosmetics, there's always a price for beauty, no? So, kailangan mo mag-ipon. Kasi, hindi mura ang magpaganda. Okay, like ni Vice Ganda. Okay. Tapusin natin. Maganda rin ganyan. Doc, thank you very much. Anong tawag dito sa ginawa natin? Zirconia crowns and veneers. Usually, pag ganito, magkano inaabot ang ganito? Itong ginawa mo sa akin, magkano itong procedure na ito? Usually, What? Oh, Diyos ko. Laki-laki ng utang na loob ko sa'yo ngayon.